Panahon na para isipin ang pagpapa-neuter at pagpapa-spay ng inyong mga pusa. Pero kung nagdadalawang isip ka pa rin o kung wala ka pag-aanong idea tungkol dito, ang video po na ito ay para sa inyo. Iisa-isahin natin ang mga pros at cons ng pagpapa-neuter at pagpapa-spay sa isang pusa, kaya sana ay tumutok po kayo hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy sa mga pros at cons ng neutering at spaying ng ating mga pusa, ano muna ang ibig sabihin ng neutering at spaying? Ang neutering po ay ginagawa sa mga male cats na kung saan tinatanggal po ang kanilang testes, samantalang ang spaying ay para sa mga babaeng pusa na kung saan tinatanggal naman ang kanilang ovaries at uterus. Ginagawa po ang mga procedures na ito sa mga pusa upang maiwasan ang kanilang reproduction. Magtungo na tayo agad-agad sa mga pros at cons ng neutering at spaying ng ating mga pusa. Ladies first, unahin na natin ang pros ng spaying for the female cats. Unang-una at sa tingin ko ang pinakamahalaga kung bakit natin gustong gawin ang procedure na ito ay dahil gusto nating maging ligtas ang ating mga pusa sa pamamagitan ng spaying. Pero paano? Dahil nga tinatanggal sa procedure na ito ang kakayahan ng ating female cats na magbuntis, may iwasan din nila ang panganib ng pagbubuntis at panganganak. Bukod po dyan, hindi na din sila makakadagdag pa sa lumalagong overpopulation ng mga pusa. Pangalawang advantage ng spaying ay nakakatulong ito para kumalma ang ating mga female cats. Kapag nawala na ang kanilang pagkagusto na maghanap ng mate, nagiging mas tahimik at kalmado sila. Isa pa, magiging tahimik din ang iyong bahay dahil hindi na siya makaka-attract pa ng mga male cats na gustong makipag-mate sa kanya. Pangatlong advantage ay nakakatulong itong mas maging malusog siya. Kapag kasi spayed na ang isang female cat, mas kaunti at hindi na siya gaanong prone sa maraming health problems gaya ng ovarian cysts, uterine infections, at cancer sa kanilang reproductive tract. Pero syempre may mga negative side din ang spaying ng mga female cats. Una, syempre kapag spayed na ang iyong pusa, wala na siyang kakayahang manganak at makapag-breed. Pangalawa, ang spaying din ay nagiging sanhi ng weight gain. Ang mga pusa kasi na hindi na i-spayed ay may strong mating desire at dahil dito, pangalawa, ang spaying din ay nagiging sanhi ng weight gain. Ang mga pusa kasi na hindi pa nai-spayed ay may strong mating desire at dahil dito, nakakagamit sila ng maraming energy sa paghahanap ng mate. Ngayon, dumako naman tayo sa neutering ng ating mga male cats. Ang unang pros ng isang neutered cat ay mas nagiging ligtas siya mula sa risk ng pakikipag-away sa ibang mga male cats dahil sa paghahanap ng mate. Hindi na rin siya masistress sa pagmark ng kanyang territory sa inyong bahay at bakuran. Ang mga neutered cats din ay mas madali ng pakisamahan at nagiging mas malambing at mahinahon. Isa pang pros sa pagpapa-neuter ng inyong male cats ay gaya din sa spaying, nagiging mas ligtas sila sa mga reproductive health problems. Pero may isang negative side ang neutering sa mga pusa. Gaya pa rin sa spaying sa mga female cats, ang neutering ay maaaring makadagdag sa kanilang weight at mawawalan na rin sila ng kakayahan na mag-reproduce.